Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Ako po sa mga kabataang Katoliko, ako po si Alden Richards at iniimbitahan ko po kayo na maglakad at manatili kasama si Jesus sa darating na Holy Week sa pamamagitan ng pagsali sa paghilom, an online retreat for the youth with Father Socrates Villegas. Click the link up there, yan, and wait for the schedules of the retreat at yung mga activities po na sama-sama natin gagawin. Gawin natin meaningful ang darating na ng mga araw at hayaan natin hilumin tayo ng Diyos para mas maging mabuti at banal na kabataan Kristiyano po tayo. Kita-kits tayo dyan. God bless you po. Welcome back to my channel, mga kaalda. Bago po natin pag-usapan si Sebastian Tudor M. Polkerson, pag-usapan po muna natin to. Mr. Destiny, bakit mo na naman pinakita yung video na yan? Ito po yung pinaka-latest po na pag-i-invite po ni Alden Richard sa paghilo, mga kaalda. Napakarami po kasing nagko-comment sa akin, mga ka-Aldab, na Mr. Destiny, si Alden, may bago na namang pinagpipiestahan ngayon sa social media. Ito po, mga ka-Aldab, ang sinasabi nilang babae ay si Bianca. Well, mga ka-Aldab, isa po itong player po ng Mobile Legend na pilit pong idinidikit ngayon kay Tisoy. Hindi naman po talaga totally si Alden yun. Isa lang po siyang pusher na ginamit po si Alden. Alam nyo naman niya, mga ka-Aldab, Hindi po ba? Kaya lang, siyempre, may mga taong madalas talaga tayong tanungin. May mga taong mahilig kagatin yung mga ganitong issue. Mahilig mamaniwala agad-agad at sasabihin agad. At magbibigay po ng mga update na talagang maiinis ka, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, Alden fanatics po ako. Ayoko rin pong nasasaktan at nakikita sa social media na binabanatan si Alden Richards. Dito sa video na panood nyo, yan po yung buong katotohanan na si Alden po ay isang sagradong Katoliko. Di po ba, mga ka-Aldab? Kumbaga, mga ka-Aldab, siya po yung tipo ng tao na sobrang, kumbaga, mahal ng, kumbaga, ng mga tao. Si Alden po kasi talagang, masasabi ko pong, talagang sagradong Katoliko. Ang ibig sabihin kasi, mga ka-Aldab, debotong Katoliko. Siya po talaga yung may takot sa Diyos, na talagang masasabi ko 103%. Kaya nga po, mga ka-Aldab, hindi niya gawain ang paglaruan ng isang o ang mga babae. Alam niyo yan, mga ka-Aldab. Kaya nga po, mga ka-Aldab, kapag may naririnig talaga akong hindi maganda, nabubwisit po talaga ako. Kasi, kilala niyo naman siya, mga ka-Aldab. Di po ba? Sa dami po ng naging karelasyon niya, siya po talaga yung iniwan. Totoo yan, mga ka-Aldab. Real talk yan, mga ka-Aldab. Kahit tanungin niyo po yung malalapit sa kanya, sila Adrian Cruz, yung dalawa pa, pasensya na po, mga ka-Aldab, mahina na po ang memory gap natin pagdating dyan. Malalaman nyo naman po at alam ko naman po na alam nyo kung sino ang aking tinutukoy. Yan, mga ka-Aldab, hindi po talaga siya number one babaero. Yan po kasi yung pinapuputok nila sa social media na si Alden, bakla yan, babaero yan, etc. etc. Dito sa video na to, masasabi ko sa inyo na talagang si Alden po 103% may respeto po sa babae. Diba po, mga ka-Aldab, naalala nyo po sa isang mall ng Dagit na makaluha po yung dibdib ni Mickey Quintos. Di po ba? Anong ginawa ni Alden?
Then pinaliguran niya, kumbaga humarang siya para hindi lang po pagpiestahan ang dibdib. Well, totoo to, di po ba? Isa pong mall siya. Kumbaga hindi siya, talagang hindi siya isang private. Kasi kung private party lang yun, okay lang kay Alden. Kaya lang public eh, kumbaga isa siyang mall tour na talagang pagpipiestahan ka. Kumbaga yung mga mata ng kalalakihan ay mapapaluha. Kahit naman ako makakaaldab eh. Pero anong ginawa ni Alden sa kanya? Hindi po ba? Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mga kaaldab. Although sabihin nyo na hindi naman topic yan kay Sebastian, Mr. Destiny, topic yan kay Alden eh. Pero mali na naman yung title mo. Ang sa akin lang, mga kaaldab, eh pinag-uusapan kasi natin si Tisoy. Kaya nga po, yung update ko na lang po, eh huli ko na. Pasensya na kayo kung sa tingin nyong hindi po maganda ang title, tapos ganito yung unang nyong nakikita. Kumbaga kasi mga kaaldab, binabawi ko na po rito para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Bago tayo pumunta kay Alden o kay Sebastian. O sige na nga po, punta na nga po tayo kay Sebastian. Sebastian Tudor M. Polkerson. Ang gandang pangalan, hindi po ba mga kaaldab? Itong sinasabi natin at napakagandang topic ngayon. Marami ang nagdududa, marami ang nagsasabing wala yan Mr. Destiny, walang katotohanan yan. Walang anak sila Mengay at si Tisoy. Walang batang makulit. Yan po yung lagi nilang sinasabi. Pero may mga pinapakita po tayo na talaga naman po masasabi nating 103% na totoo, di po ba? Kasi unang-una, kung sakaling o pumunta tayo sa inyo o gagawa ko ng senaryo na walang katotohanan yan, babasagin agad po yan ni Main Mendoza at ni Alden. Pakausapin niya po o pupunta yan sa Itbulaga at sasabihin niya, ipapalandakan niya sa buong mundo na wala po talaga si Sebastian. Di po ba mga kaaldab? Yun po yung sasabihin ng dalawa. Pero napakatagal na issue na to, umabot na po ng taon. Pero bakit hindi pa po binabasag nila Mengay at Tisoy ang batang makulit? Kasi totoo mga kaaldab, 103% po talagang totoo. Pero may mga taong ayaw pong maniwala. Well, pag-usapan po natin ang pangalan na yan. Bakit nga ba Sebastian? Alam nyo mga kaaldab, kung isa kang true-blooded Aldab Nation, lalong-lalo na po fans ka nila Main Mendoza at Alden. Naalala nyo po ba mga kaliserye, mga tanong ni Henyo Master kay Mengay na kung sakasakaling magkakaanak kayo ni Tisoy in the future? Eh, yun po yung sinagot ni Mengay. At kung kay Tisoy naman po, eh talagang compatible po sila. Bakit nga po ba nasasabi yan ni Henyo Master Joey? Kasi yung time na yan talagang alam po ng EB Dabbercads na sila Mengay at Tisoy talaga yung magkakatuluyan. Hindi po ba? Alam po nila, nakita nyo naman po sinunod agad yung mga gusto nilang mga pangalan. Hindi po ba Seb? Na alam nyo naman ang ibig sabihin. Hindi po ba? Pero bakit ganon Mr. Destiny? Wala pa rin naniniwala sa'yo at hindi pa rin namin nakikita. Sabi ko nga po mga kaaldab, mag-antay na lang po kayo ng tamang panahon. Kasi yan po ay malapit na. Kumbaga, yung pinagtitiisan natin ay makakantam na rin po natin. Hindi po ba? Kasi gusto ko po talaga itong ibigay sa inyo talaga yung mga update na to. Kaya lang medyo talipa po ako eh. Kumbaga, hindi ko po kaya pang, kumbaga, makuha yung kabuuan dahil nga po nag-iingat pa. Pero once na matapos to mga kaaldab, maraming daw tayong makukuha ang picture at video ni Batang Makulit. Once na umamin lang po, isishare po daw talaga lahat nila yung mga video. Kaya lang ngayon mga kaaldab, eh medyo talagang hindi po pwede. Dahil kapag ka may lumabas na video at nakita ni Mengay at Tisoy, kawawa naman po ang mamis at titas natin. Di po ba? Pero siyempre, ang mga mamis at mga titas, yan po yung, kumbaga, sila po yung taong pinaniniwalaan ni Mengay at Tisoy. Sila rin po yung mahal ng pamilya ni Mengay, sina Tatay Dab at Tatay Dab. Naalala nyo po ba yung tsa, yung kapitbahay mismo nila Alden sa Laguna, sa Santa Rosa? Di po ba? Well, kung alam, siyempre, kung true-blooded Aldab Nation ka, eh alam mo na yan. Pero kung baguhan ka pa lang,
at mahilig ka lang mag-comment ng walang kaalam-alam, eh hindi mo talaga makikilala kung sino yung pinupunto ko. Siya po lang naman po ang nagsabi at nagkumbaga pumutok na buntis po o may apo na po si Daddy Bay. Oops, issue. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Ayan, bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Shoutout po muna tayo sa Team Abroad, Team Bahay, Alden Fanatics at Main Fanatics. Siyempre, ang mga mamis at mga senior na walang sawang sumusuporta po kila Main Mendoza at Alden Richards. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.